Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. So, ako na yung mag-proceed sa aking topic ngayong gabi. At ang aking topic ngayong gabi ay yung pampamumroblema nitong si Romy Buntigaw, isa sa siya yung alipores ni Ginito Yabo na ipinasa dahil si Ginito Yabo ayaw humarap sa akin. No? Sa sobrang panginginig ni ni Ginito Yabo, pinasa niya si Romy Buntigaw. Ito naman si Romy Buntigaw, napaka-willing namang magsinungaling para sa para kay Ginito Yabo, willing siyang magsinungaling. Pero bago ako magsimula, andyan naman si Brother Wendell Talibong. Welcome muna natin, Brother Angel, no? So, welcome muna si Brother Wendell Talibong. Brother Wendell, good evening sa'yo. Bago ko magsimula, Brother Wendell, good evening sa'yo. Okay, salamat Bro Jendo. Good evening sa lahat. Welcome, Katoliko man at hindi Katoliko, sa ating talakayan. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. Ako ay may ilalabas muna akong talakayan sa pagitan ko at saka ni Romy Buntigaw. Ito yung aming conversation. Pakita ko lang para meron akong maipaano sa inyo na reference, no, sa amin dalawa ni Romy Buntigaw. Ito ang kanyang kasi is kinontra ko raw ang katuruan sa Katoliko. Based sa sinabi niya narito, sabi ko kay Romy Buntigaw 1:17 kausap ni Jesus ang Ama, sige reconcile mo. Ako inahanapan ko siya ng paraan na i-reconcile niya. Dahil sa kanya kasi yung Ama ang nag-incarnate o nagkatawang tao at yun ang anak. So yung anak na nagkatawang tao, yun ang Ama. Yun ang kanyang katuruan . Ngayon, aking sinabi na sa 17:11 ng Juan, kausap ni Jesus ang Ama. Sige, reconcile mo nga. Tapos si Kalawang Korinto 13:5, si Kristo ay nasa iyo. Ibig sabihin ba ikaw si Kristo? Ang sagot naman niya, ano na ba ang paniniwala mo? Iglesia ni Kristo ka na? Baka pagalitan ka ng Pope nyo. Uy, pagagalitan daw ako ng Pope natin. Dahil sinabi ko, nakausap ni Kristo ang Ama sa Juan 17:11. At yun ay isang patunay na hindi si Kristo yung Ama. Yung Ama kausap niya, hindi siya yun. No? Pero ang sabi niya, ano na ba paniniwala mo, Iglesia ni Kristo ka na? Sabi niya ganun. Sabi ko, ano ba unawa mo sa Trinity? Sabi niya, kasi iba na ang turo mo ay insina. Aba, insina raw ang turo ko, no? Sabi niya, one substance of the Father. Ang sabi ko, ang INC hindi naniniwala na Diyos ang anak. Sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, yan ang paniniwala sa Trinitarianism na kalaban ng Arianism. O yun. Yung paniniwala ko, yun ang Trinitarianism na kinalaban ng Arianism. Sabi ko, wala ka palang alam kung ano ang Trinity. Sabi niya, Iglesia nga ni Kristo sila eh.
naniniwala sila na Diyos si Jesus, pero maliit na Diyos lang. May malaki ang Ama. Aba, hindi na paniniwala ng tunay na iglesia. Yung iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo, hindi naniniwala na Diyos si Kristo. At hindi rin naniniwala na maliit na Diyos si Kristo. Dahil para sa kanila, ayon sa kanilang pasugo, walang bahid ng pagka-Diyos ang anak. Yan ang kanilang turo sa kanilang pasugo magazine. Walang bahid ng pagka-Diyos ang anak. Sabi ko naman, ang sarap banatan ang video mo. Nakikita ang mga mali mo. Bukas, dudugtungan ko pa yan. Alin doon? May ginawa akong video kung saan is kinontra ko yung ista niya. Yung ista niya kasi, naniniwala, ang sabi niya sa ista niya, si Kristo raw nagtuturo daw ng reincarnation. Sabi ko, hindi kailanman nagturo ang Panginoon ng reincarnation. Hindi niya kailanman tinuro yan. Si Kristo ay incarnated word. Siya yung verbo na nagkatawang tao, nag-incarnate. Siya yon. Pero ang sabi niya, tingnan mo mga taong to, anong klaseng depende ng mga ito? Naniniwala sa incarnate, pero ayaw pa niwala ng reincarnation, ay magkarugtong lang yan. Mali. Iba ang incarnation, iba ang reincarnation. Yung reincarnation, muling nagkatawang tao. Yung incarnation, nagkatawang tao. Yung reincarnation, muling nagkatawang tao. Yan, magkaiba yon. Nung ang verbo ay nagkatawang tao, incarnation yon. Pero hindi siya kailanman nag-reincarnation. Sa kanila kasi may turo, reincarnation is totoo. Sabi ko mali yon. O, tinan mo, ano nangyari ha? So, sabi pa niya rito, ikaw nga ang maraming mali dahil naging INC na ang depensa mo. Aba, INC na ba depensa ko? Sinabi ko naman na Trinity? INC ba? Naniniwala ba ang INC sa Trinity? Pagagalitan daw ako ng Pope. Wawa naman. Sabi ko, yung mga video mong sinend sa akin, babanatan ko yun isa-isa. Lahat ng mali doon makikita. Sabi niya, antayin mo kung babanatan yung video mo na INC na ang turo mo. Ayan. So maglalabas siya ng video na INC na ang turo ko. Kaya nga, dahil doon, siya nga ay naglabas nga ng video. Ano yung video nilabas niya? Ito, pakikita ko sa inyo. Ayan. Narito ang video inilabas niya. Sa programa ko sa Straight to the Point, binanata niya ako. Sabi niya, ang pagsalungat, yan o, ang pagsalungat ni CFD Jando Alabado sa turo ng simbahang Romano Katoliko. Ayan o. Tingnan ninyo ha. May pakikita ko sa inyo na ginawa niya rito eh. Isang matinding panluloko para lang palitawin na yung Ama ang nag-incarnate to become the Son. Tingnan ninyo ha. Ano nangyari? Play natin ang video. Ah, wait lang. Nakaano ba ako? Nakashare, oh, ayun, nakashare audio pala ako, no? So, ulitin ng video, eto. Sa amin si Kristo is God Crodeo. Kasama siya ron. Ayun. Sa amin si Kristo ay God Prodeo. Itiklesia, kasama siya ron. Si Kristo sa amin ay God. Hindi kailanman naging turo sa INC na si Kristo ay God. No? Hindi kailanman itinuro ni Felix Manalo sa kanya mga alipores na si Kristo ay God. Pero yan ang turo natin. Tuloy. Hindi kailanman namin itinuturo sa mga tao na si Kristo yung incarnation ng Diyos Ama. Yon. Hindi kailanman tinuturo ng Katoliko sa tao na si Kristo yung incarnation ng Diyos Ama. Sa para sa Katoliko, ayan na, marami nanonood dito, sinabi ko sa kanya, kung ayaw mo kong makausap, pwede mong tawagan ng mga kasamahan ko sa kanila, kayong magtanong kung ako ba talaga ay sumasalungat sa aming turo. No? Hindi kailanman tinuro ng Katoliko na
yung anak na nag-incarnate, iyon ang ama. Hindi ka laman tinuro yon. Katunayan, ito inihanda ko yung ano natin, yung ating browser about explanation. No. Explanation, explaining the Trinity. Ito ay nasa catholic.com. So ito ay official na turo ng Katoliko, ha? Tingnan natin kung ano sabi rito. Usahin lang natin. Sabi ganito, ha? In Catholic theology, we understand the persons of the Blessed Trinity subsisting within the inner life of God to be truly distinct relationally. Distinct, may distinction. Ano yung distinction? May pagkakaiba yun. O sinabing may distinction, iba ang ama, iba ang anak. Aba, baka sabihin naman niya na ilan ba sila, dalawa ba sila? Mamaya lalabas yung talata na sinabi ni Kristo, dalawa kami. Yan ha, dalawa kami. Yun yung talatang ginamit ko na hindi mag-iba nung oneness na si ano, nakalimut, Nunyesa. No, si Nunyesa, hindi niya mag-iba yun. At ibalik. In Catholic theology, we understand the persons of the Blessed Trinity subsisting within the inner life of God to be truly distinct relationally, but not as a matter of essence or nature. Each of the three persons, sa kanya, ang Trinity is may tatlong persona ang Ama. Ba? May tatlong persona ang Ama. At isa sa persona ng Ama, yung anak. Yun ang kanilang katuruan. In which, palpak na naman. Mali na naman. Yan nga sabi ko eh, mali. Sabi niya sa comment, hindi ka naniniwala na incarnated si Jesus sa Diyos? Sabi mo, hindi turo ng Katoliko yan. Talagang hindi turo ng Katoliko na si Kristo ang incarnated ng Diyos Ama. Mali. Si Kristo galing sa Ama. Pag sinabing galing sa Ama, doon siya nagmula, hindi siya yung Ama. Galing siya sa Ama, hindi siya yung Ama. Kaya nga siya galing doon sa Ama eh. Ang liwanag naman noon eh. Oh, tuloy natin ang talata. Papabasa. Sabi dito, each of the three persons in the Godhead possesses the same eternal and infinite divine nature. Ang Trinity pala, yung tatlong persona possesses the same eternal, infinite, divine nature. So, iisa sila sa pagka-Diyos. Yon ang Trinity. Si Romy Buntigaw, tinitira ako na kinalaban ko raw ang Katolikong turo dahil ang sinabi ko, kausap ni Jesus ang Ama. Aba. Saan kaya niya hinugot ang kanyang argumento? Ngayon, eto naman tuloy tayo, no? Thus, they are the one they are. O sinabing they, ilan yan? Ha? They are the one true God in essence or nature. Not three gods. Ha? Not three gods. They are the one true God in essence or nature, not three gods. Yet, they are truly distinct in their relations to each other. Distinct. May distinction. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Holy Spirit. Ang Ama ay hindi ang Anak, ang Anak ay hindi ang Holy Spirit. But these three are one. Para bang sa Mateo 19:5, nalalaman niyo Mateo 19:5? Sinasabi doon na ang mag-asawa ay iisang laman. Isang laman ng mag-asawa. Pero tingnan mo, ilan sila? Dalawa yan. Pero iisa lang yan sa paningin ng Diyos. Basahin natin ano? Itong sinasabi sa Mateo 19:5. Yan. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama. So may lalaki na iiwan sa ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. So yung lalaki,
makikisama sa kanyang asawa. Yung asawang kakasamahin niya, hindi siya yun. Babae yun, siya lalaki. Oh. At ang dalawa ay magiging isang laman. Isang laman na lang yung dalawa. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. O, tingnan mo. Pag sinabi bang isang laman, meaning ba niyan? Si tatay, siya rin si nanay? O si nanay, siya rin si tatay? No ba naman? Hoy, Romy Buntigaw! Masyado kang nagpapaloko kasi kay, ano, kay Jenito Yabo. Natakot na harapin ako. Ako lang, takot na. Iniingi ang pirma ng Santo Papa. Aba, saan ka kita ng debate? Kailangan pahingi ng pirma ng Santo Papa. Sa sobrang takot niya, harapin daw para pag may natalo, i-exile. Sino mag-i-exile sa inyo pag natalo kayo? Si Bongbong Marcos? Ha? Eh yung Santo Papa nga, ayaw nga mag-exile ng tao eh. Inaakap, niyayakap pa nga yung ano eh. Yung Amazon, yung mga Amazona, niyayakap pa nga eh. Wawa naman. O, tuloy natin, ano? Hindi yan may paliwanag ni ano? Ni Romy Buntigaw. O, tuloy natin yung pagbabasa ng ating opisyal na turo. In order to understand the concept of person in God, we have to understand its foundation in the possessions and relations within the inner life of God. And the Council of Florence, AD 1338 to 4045 can help us in this regard. Oh, the Council's definitions concerning the Trinity are really as easy as 1, 2, 3, 4. It thought, there is one nature in God. O ilan ng Diyos? Isa. There is one nature in God. And that there are two processions. Three persons. And four relations that constitute the Blessed Trinity. May three persons sa kanya. Ang may three person ang Ama. Mali. Ang Ama, isa sa three person. Hindi ang Ama ang may tatlong persona. Mali talaga, sobrang mali ni ano, ni Jenito Yabo na nagturo sa taong ito. Palibasa si Jenito Yabo, bulaang propeta, bulaang tagapagturo. Nagpapaniwala naman itong si Romy Buntigaw. O, ilan nanonood ngayon sa Facebook natin? 109. Sa YouTube natin, ilan nanonood? 224. Lahat yan nakakarinig na bulaang tagapagturo si Jenito Yabo ng Dapitan City. Huwag kayong maniwala dyan, bulaan yan. Tinan mo, tinuro niya kay ano? Romy Buntigaw, kabulaanan. Tuloy natin. Ha? Oh. The Son proceeds from the Father. Ito yung Nicene Creed na kinuha niya. The Son proceeds from the Father. Pag sinabing from the Father, galing siya sa Ama. Pag sinabing galing, doon ka galing. Halimbawa, ikaw, Romy Buntigaw, galing ka sa puwerta ng nanay mo. Ibig sabihin ba, ikaw yung nanay mo? Mali ka talaga. Kahit saan ko tingnan, mali ka talaga. Oh, tuloy. Sabi, the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. These are the two processions in God. And these are foundational to the four relations that constitute the three persons in God. Sabi niya ano, ni Romy Buntigaw, base sa Trinitarianism. Yes, Romy Buntigaw, nakabatay ako. Ito ay Catholic.com. Ito ang official na nakaturuan namin. O, tuloy. These are those four eternal relations in God. Ano yung una? The Father actively and eternally generates the Son. Ha? The Father. Tinan mo si Romy Buntigaw. Hindi na nakikinig. Nakafocus na. Nagibag-debate na sa comment section. Kawawa naman. Hoy! Eto, sanggalin mo tong ebidensyang hawak ko. At patunayan mong kinokontra ko yung turo ng simbahang katoliko.
palibasa, pinapatawag ko to para sina Junri yung kanyang subukin. Hindi ako makikialam. Eh para sa, pag ako kasi nakialam, sabihin niya, minumute ko siya. Natural, imute kita. Kasi kahit sa chat, pag tinatanong ka, hindi ka sumasagot. Sabi ba naman niya, layan niyo ha, ang sabi niya sa akin, ito si Jando, pag tinatanong ako, hindi pa nga ako tapos sumagot, minumute na niya. At sasabihin niya, hindi ko sinasagot yung tanong. Eh kahit nga sa chat, ayaw ko sagutin eh. Inanong ko siya, Kingdom of Priests kayo, sino ang pare niyo sa Amerika? Sumagot ba yan? Wala. Sino ang pare niyo sa ano? Mabigay ka, ilan ang pare niyo sa Amerika? Kingdom of Priests pala kayo eh. Ilan ang pare niyo sa Amerika? Hanggang ngayon, kahit sa chat, hindi niya ako sinasagot. Tapos sasabihin niya, minumute ko siya kasi hindi raw na siya sagot ng tama yung kanyang tanong. Kaya dahil nakamute na, hindi niya marinig yung aking sagot. No. Talagang hindi ka sumasagot. Kahit sa chat, di ka sumasagot. Tanong ko sa'yo, sino ang pare niyo sa Japan? Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot yan. Sino ang pare niyo sa China? Wala ka pa rin sagot dyan eh. Hanggang ngayon. Eh kami, marami kaming pare sa Amerika. Marami kaming pare sa Japan. Marami kaming pare sa China. Kung tutuusin, ang Katoliko ang Kingdom of Priests. Tingnan mo, Vatican pa lang. Vatican pa lang, ang dami ng pare dyan. Oh. Vatican pa lang, ang dami ng pare. Ngayon, tingnan mo, ang katuruan natin sa In One God, there are three distinct persons. Yan ha? Romy Buntigaw, huwag ka magipagdebate dyan kay Timbal. Nagkakayaan naman. Iba na kinakaharap mo, ako yung banggain mo. Takot ka na ba? At iba na binabangga mo? Romy Buntigaw? Nako si Romy Buntigaw. Pangalawa, the Son is passively generated of the Father, which constitutes the person of the Son. Iba ang Ama, iba ang Anak. The Father and the Son actively inspirate the Holy Spirit in one relation within the inner life of God that does not constitute a person. Ngayon, dito na tayo ngayon sa ano niya, sa kanyang video. Oh, yan ha, maliwanag ha, ang turo ng Trinity, merong isang Diyos, at sa isang Diyos, may tatlong persona siya. Isa sa kanyang persona ang Ama. Pangalawa yung Anak. Pangatlo yung Holy Spirit. Mali yung sinasabi mo na pag sinabing Trinity, may tatlong persona ang Ama. Mali yun. Huwag kang bulag-bulagan dyan. Mali yun. Ayan, ginagawa mo ngayon, ang nasa comment na lang ang dinidebate mo. Kasi takot kang harapin ako. Oh. Yan ang ginagawa mo. Oh, tuloy natin ano. Ito yung video na kanyang ginawa. Yan mo ha. Mali yun. Katunayan, si Kristo kausap niya ang kanyang Ama. Ayun. Pinutol niya. Pinutol niya yung video na yun. Matapos kong sabihin ang katagang yon, kausap ni Kristo ang kanyang Ama, nagbigay ako ng talata. At ang talatang binigay ko, 1:17-11. O, basahin natin. Sino ang kausap dito ni Kristo? Sarili ba niya kausap niya? Eto, sabi ni Kristo, ayan. Sabi ni Kristo, at wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo. Sa Bisaya pa yan, muanha ako kanimo. Pag sinabing kanimo o sa iyo, may kausap siya at ang kausap niya, hindi sarili niya. Romy Buntigaw, nag-iisip ka ba? Sinabi nga niya eh, ako'y paririyan sa iyo. So meron siyang pupuntahan.
yung pupuntahan niya, hindi siya yon, siya nga pupunta eh. Nagpapaniwala kay kasi kay Jenito Yabo na walang ibang tinuturo kabulaanan. Yang Jenito Yabo na yan sa dapitan, bula ang tagapagturo yan. Kaya kahit na anumang ituro niyan sa iyo, kabulaanan yan. Kaya ikaw takot humarap at hinihingi ang pirma ng Santo Papa. Ang reason niya, para pag may natalo, i-exile. Yan tanong, sino mag-i-exile? Si Bongbong Marcos? Ha? Sino mag-i-exile? Si Ate, ano, si Ate Duterte? Kahit ang Pope, hindi kayo i-exile niya kung matalo kayo. Kunwari pa to? Ha? Hoy, Romy Bantigaw, ba't si Timbal Oni ang dinidibati mo dyan? Ba't hindi ako yung harapin mo? Ha? Huwag ka munang matakot, ang aga pa eh. Sabi niya, ilan ba sila? O, atin basahin, ilan ba sila? O, eto, 8:16 ng Juan. Anong sabi ni Kristo? Yet, even if I do judge, eto, hindi pa rin niya kinukontra to eh. Yet, even if I do judge, my judgment is true. My decision is right, for I am not alone in making it, but there are two of us. Romy Buntigo, naririnig mo ba yon? There are two of us. I and the Father who sent me. Ano daw? There are two. T-W-O. Ilan yon? T-W-O. Ilan yon? Romy Buntigaw, basahin mong talata. Iba yung pinapansin mo. Pinapakita mo lang na nanginginig ka na. Basahin mo talata. Nasa screen ngayon. There are two of us. I and the Father who sent me. Ako ay paririyan sa iyo. Tingnan mo. At dahil doon, gumawa siya ng video. Atras ko lang konti. Tingnan niyo ha. Parinig ko ito sa inyo. Anong ginawa niya sa video ko? Tuloy. Kausap niya ang kanyang ama. Hop! Sabi niya. Sabi ni CFD Jando Alabado, I Jesus, si Jesus ay God. Tama. Bakit? Dahil isa siya sa persona ng Diyos. Hindi ng ama. Kasi ang ama, persona rin yun ng Diyos. Oh. Pero hindi siya ang incarnation ng Diyos Ama. Talaga, hindi siya. Dahil sa simbahang Katoliko, hindi kailanman naging tao ang ama. Oh, naririnig ng karamihan ito. Ako na mismo nagsasalita sa turo ng Trinity, hindi kailanman naging tao ang Diyos Ama. Ano, Romy Buntigaw? Marami nanonood ngayon. Sige, sabi mo, pagkaitan ako ng Papa. Ako rin pagkaitan ng Papa. Sabi niya, lagot ka sa Papa niyo. Ha? Si Jesus Christ, ang Verbo, yon ang nag-incarnate. Pero yung Diyos na sinasamahan ng Verbo, hindi yon ang nag-incarnate. Wawa naman. Ha? Si Romy Buntigaw, hindi na nakikinig. Ang sakit sa tenga ng sinasabi ko. Diyan do'y tigil mo na, hindi ko na kaya. Sobrang sakit na. Oh? Ano nangyayari sa'yo? Ano daw? Sabi ni CFD Jando Alabado, oh? Si Jesus ay God. Tama, kasi siya ang second person of God. Pero hindi siya ang incarnation ng Diyos Ama. Tama rin. Dahil hindi kailanman nag-incarnate ang Ama. Ang anak lang ang nag-incarnate. Tinan mo, ebidensya ko na ang anak lang ang nag-incarnate. Sabi ganito sa Galacia 4:4. Oh. Sabi sa Galacia 4:4 ganito. Yan. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak
na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ano raw? Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung sinugo? Yung anak. Sino ang nagsugo? Yung Diyos. Oh, ahinsi ba yan? Sabi niya, second God lang pala si Jesus sa inyo. Anong second God? Mali ka na naman. Tingnan mo, kapalpakan. Ating ibalik yung sinasabi sa ano, sa official na turo ng Simbahang Katoliko. Second God daw. Ito, balikan natin ha. Oh, ang sabi ganito, they are the one true God. Ito, ano? They are the one true God in essence or nature, not three gods. Ha? Rumi Buntigaw, yan ang Trinity. Yan ang Trinitarianism. They are the one true God in essence or nature, not three gods. Oh, ayan, Rumi Buntigaw, kontrahin mo yan. Sabihin mong sinasalungat ko ang aming turo dahil yan ang nakalagay dyan. Ano? Ang turo namin, may isang Diyos na may tatlong persona. Wala kaming turo na tatlo ang Diyos. Anong second God na binagsasabi mo? Wala ka na bang matibay na argumento? At kinakawawa mo na masyado ang sarili mo? Ang daming nanonood. Rumi Buntigaw, ang daming nanonood. O, tuloy natin ang kanyang video, no? Yung kanyang video. Ito yung matinding panluloko niya. May ginawa siya na video, pero ginawa niya ganito. Pakita ko sa inyo, no? Ayun, ang ginawa niya, ha? Eto. Ito ay naging salungat sa kantang kredo ng Katoliko. Aba, kinukontra ko daw ang kredo ng Katoliko, sabi niya, kung saan ang Espiritu Santo ay nag-incarnate doon kay Birhen Maria. Ha? Ang Espiritu Santo ang nag-incarnate naman kay mahal na Birhen Maria? Ala, yun ba ang turo sa kredo? Na ang Espiritu Santo ang nag-incarnate kay Birheng Maria? Tinangan natin. Tinama, ha? Ang ginawa niya. Oh, narito ang kantang credo in Unum Deum ng Romano Katoliko. Nang ibig sabihin ay I believe in one God. Oh, tama yun. Oh, balikan natin yung sinasabi sa aming turo. Ito sinasabi sa aming turo. Oh, they are the one. Ulitin ko, ha. They are the one true God in essence or nature, not three gods. Napakaliwanag ng aming turo. Not three gods. We believe in one God, but not three gods. At yung one God na yan, may three person. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, tuloy natin yung kanyang video. Gusto ko ipakita sa inyo ito dahil sa kanya pinalilitaw na ako daw yung pagagalitan doon sa Santo Papa. Aba, yanda ko na siguro sa sarili ko, dahil papaluin ako ng Santo Papa nito. Tuloy din ang video. Tinan niyo ang video, ha? Oh. Anong ginawa niya? Ayun! May kinuha siyang video from YouTube. Credo in Unum Deum na Nicene Constantinopolitan Creed. Tinan nyo anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Tinan nyo kung paano niya niloloko yung mga tao. Tuloy. Ayan ah. Yan ah. Yan ang una. Credo in Unum Deum Patrem Omnipotentem. I believe in one God, the Father Almighty. Tapos anong dinugtong niya? Biglang nag-iba. Ang dinugtong niya,
sa unang linya, tumakbo sa ano, sa et incarnatus est de Espiritu Sancto. Oh, he was incarnate by the Holy Ghost out of the Virgin Mary and was made man. Tanong, pinutol niya ang video. Pinutol niya. At ang kahuli-hulihan nito, sabi pa niya dito ha, sa video, sabi niya, Jando Alabado, isa pa yan. May karugtong pa yan, sabi niya. Mali daw yan, dinugtong niya. Ating ipakita ang original na video na kanyang pinagkuhanan kung yan ba ang lumilitaw. Tanda nyo ha, yung una, I believe in one God, the Father Almighty. Tapos ang karugtong niya, he was incarnate by the Holy Ghost out of the Virgin Mary and was made man. So pinutol niya yung kanta, dinugtong niya, pinalitaw niya na yung Father Almighty, he was incarnate by the Holy Ghost. Ating tingnan ng original na ano na awitin ito. Itong original. I believe in one God, the Father Almighty, Credo in Unum Deum Patrem Omnipotentem. Ano ang karugtong? Yung bang he was incarnate by the Holy Ghost? Hindi! Inan mo? Oh, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. Next! Anong karugtong yan? Tuloy natin. Ah, ano ba yan? Nagmo-moving pa yung original eh. Yan, hindi niya pinakita yan. Tinago na niya yan. Nilaktawan niya. Oh, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God. Ano ba yung begotten? Ipinanganak ang bugtong anak ng Diyos. Hindi siya. Hindi ang Ama. Born of the Father before all ages. Sino ang born of the Father? Yung anak. God from God. Sinong God yan? Anak from God, Ama. Light from light. True God from true God. Pag sinabing from doon galing, hindi na pinakita niya yan. Pinutol. Begotten, not made. Consubstantial with the Father. With, pag sinabing with, kasama ng Ama. By whom all things were made. Begotten, not made. Begotten, pinanganak. De, pinanganak, may ibang nanganak. Oh, for us men and for our salvation descended from heaven. Sino? Si Kristo. Oh, si Kristo, yung umakyat. Oh, eto na yung karugtong dinugtong niya. Eto na yon. Et incarnatus es de Espiritu Sancto. He was incarnate by the Holy Ghost. Sino yung He? Yung Ama ba? Hindi. Ang He dyan, yung anak. Pinutol kasi. Dahil nagsisinungaling itong si Jenito Yabo na tagapagturo nito. Siya naman kinakampihan niya. Di bale nang lukohin niya ang tao, putulin niya yung video, idugtong niya yung iba para ipalito no, yung Father Almighty ang incarnate by the Holy Ghost. Mali yun, Jenito Yabo at Romy Buntigaw. Palibhasa kayo talaga. Mga bulaang tagapagturo. Tingnan nyo ha, ang tinutukoy, yung anak. Alam nyo, kanina, kachat ko siya kanina. Sabi niya, yung ang Kristo daw, meaning daw ng Kristo, anointed. O, tama yun. Ang meaning ng Kristo, anointed. Yan tanong, sino ang nag-anoint? Siyempre yung nag-anoint, mas mataas pa sa kanya. Yun ang nag-anoint ha, mas mataas pa sa kanya. O, yan ba'y nasa Biblia? O, basahin natin. Ano sabi ng Biblia? Baka sabihin naman niya, ayin sinin naman ulit ako. 1:14-28. Ano ang sabi rito? Narito. Yan ha. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik.
Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Sabi ni Romy Buntigaw, Arianism ka na bro. Yung Arianism, ang Arianism, hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Wala talagang alam doon si Romy Buntigaw. Ang Arianism, hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Yan ang nauna sa INC ni Manalo. Ang Arianism, hindi nagtuturo na Diyos si Kristo. Ano ba naman to? Romy Buntigaw. Ngayon, sabi dito ni Kristo, ang Ama ay dakila kaysa akin. Pero mayroon siyang palusot. Inaatras niya sa Jess. Ano ba sabi sa Jess? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. E ang tanong, ang ibig sabihin ba niyan? Si Kristo na yung Ama kasi ang Ama nasa kanya? E paano yung ano? Yung sinasabi doon sa Ikalawang Korinto 13:5. Basahin natin, no? Ikalawang Korinto 13:5. Sabi ganito. Yan, King James Version. Examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves? How that Jesus Christ is in you? Tagalogin natin para mas maunawaan. No? Sabi, sihasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Ibig sabihin ba dahil nasa inyo, kayo na si Kristo? Hoy, ano ba naman yan? Ha? Ano na bang nangyayari sa iyo, Ginito Yabo? Ganyan ka ba kung magbasa ng Biblia? Sinasadya mong baguhin? Oh, eto, ha? Meron pa sinasabi dito eh. Oh, tingnan niyo ha, 14:23 ng Juan. Tingnan niyo ang 14:23 ng Juan. Ang kanyang pambato, Juan 14:10, ang Ama ay nasa akin. Oh, 14:23 ng Ama. Ng Juan. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta. Ano raw? Kami pupunta at mananahan sa kanya. Tanong, kapag ang tao ba pagtahanan ni Kristo at ng Ama, ibig sabihin ba siya na si Kristo at siya rin ang Ama? Mali. Mali ka talaga. Kahit kailan tagapagturo mo, mali talaga. Oh. Sabi ni Kristo, ha? Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama. O, tamo? Iba yung sa akin, iba yung sa Ama. At pag yan ginawa ng taong ito, kami pupunta saan? Sa taong yun. At mananahan sa kanya. Pag ikaw ba tinahanan ng Ama at ni Kristo, ibig sabihin, ikaw na si Kristo, ikaw na yung Ama? Napakamali nito. Ito pa sabi ni Jin, ni Romy Buntigaw. Kitang-kitang kamalian ni Romy Buntigaw, ano? Sabi ni Romy Buntigaw, sabi niya, yung ano daw, yung espiritu daw ni Kristo, yun daw ang espiritu ng Ama.
mali na naman. Palpak na naman. Oh, Isaiah 41:4 daw. Eh, basahin natin 'yung sinasabi sa Isaiah 41:4. Ito sabi. Yan. Ito 'yung paborito kong talata eh, 41:4 para idepensa 'yung ano, 'yung kasaysayan. Ito sabi. Ayan. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. Ating Inglesin para mas maliwanag. 4. Who was it that made this happen? Yun. 4. Who was it that made this happen? Who has determined the course of history? I, the Lord, was there at the beginning, and I, the Lord, will be there at the end. Ito yung aming binabasa, Romy Buntigaw, pag pinapatunayan namin na kailangan paniwalaan ng referensya. Kasi, ang Diyos ang gumawa sa referensya, ano, sa kasaysayan, na nirecord lang ng referensya. Ha? Nirecord lang ng referensya. Yeah, yan ay aming paboritong talata. Sabi naman niya, Galatia 3. Ayan, binabasa na, hoy. Tingnan mo, nasa screen ng talata. Isaiah 41:4 yan. Oh. Ayan, hoy. Binabasa na, oh. Isaiah 41:4. Sabi niya, pakibasa. Paulit-ulit, pakibasa. Isaiah 41:4. Eto na, binabasa na nga. Wala ka talaga. Puro mali ang unawa mo. Ano ba dinagdag niya? Galatia 3:27. Hoy, dagdag natin 'to. Galatia 3:27. Ano sabi rito? Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismohan sa inyong pakikipag-isa sa kanya. Eh ang tanong, lahat ba ng mga nabautismohan si Kristo na yon? Kasi sinusuot niya si Kristo na siya? Mali. Mali talaga unawa. Napakamali ang unawa. Nako. Ginito Yabo. Ano bang itinuturo mo kay Romy Buntiga? Ba't walang alam yan? Oh, talaga. Oh. Napahaba yata at napasarap yung aking kwento, ano? Alas 9 G's na. Ina ninyo, dahil nasa lakab na, kung sa bulig pa, napakahaba ng aking kuko, nasa lakab na. Eto, tingnan ninyo. Sabi niya, Isaiah 7:14, Emmanuel ang Diyos ay maging kasama ng mga tao. Ayun, sino ba ang Emmanuel? Si Kristo pa rin yung Emmanuel. Ano ba naman to?